Kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. What's up mga sadik? May panibagong video tayo tungkol dito kay Francis Leo Marcos na isa rin sa pangalan niyang Norman Mangusin. Sabi niya dito sa kanyang video na umamin talaga siya na siya si Norman Mangusin na ginamit nga niyang pangalan nito hanggang grade 5. At nung umabot siya ng 17 years old, pinalitan daw ng nanay niya ang kanyang pangalan. No? At ang sinabi niya rin, ang pangalan ng kanyang tatay ay si Gilbert Mangusin. Nagbigay siya ng sulat guys kay Mary Ann na kanyang kaibigan na yun. Kay Mary Ann niya pinadaan yung mensahe para maibahagi sa mga taong bayan. Panoorin natin yung video. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sir kasi yung Norman Mangusin hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako tatay ko si Norman Mangusin. Pero nung 17 na ako eh nanay ko naman na nagpalit ng pangalan ko. Hindi naman ako. Lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang kaibigan, kapatid ni FLM, ay may pinagkatiwala po siya sa aking sulat para sa lahat. Hanggang likod po ito at alam ko po na ito po ay sinulat niya ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Ito po ang laman ng kanyang liham. June 5, 2020. To Mary Ann and Nestor. Ang bilangguan ay kulungan lamang ng physical na katawan ng tao. At hindi ito dapat maging kulungan ng mga prinsipyo, hangarin at adhikain ng isang malayang mamamayan na ang tanging layunin ay malayang makapaglingkod sa ating mga naghihikahos na kababayan na biktima ng COVID-19. Hinihiling ko sa inyo na ipagpatuloy ang ating pagtulong kahit ako ay nasa kulungan. Sapagkat hindi ang kulungan ang magiging hadlang upang itigil natin ang ating magagandang nasimulan. Bagkus, hinihimo ko kayo gamit ang aking sweldo sa YouTube upang ipagpatuloy ang ating pagtulong sa ating mahihirap na kababayan. Nais kong basahin ninyo ang mensaheng kong ito sa pamamagitan ng aking YouTube channel upang malaman ng ating mga kababayan na hindi ang sinuman o kahit ang bilangguan ang makakapigil o makakapagpahinto ng mga mabubuting hangarin ng Mayaman Challenge. Agbiag, Francis Leo Marcos. P.S. Sa lahat po ng mga taong aking nasaktan at nasagasaan ng aking nagawa, hindi ko po layunin na kayo ay aking masaktan. Ang aking hangarin lamang ay kayo ay matulungan. Ako po ay tao lamang, nagkakamali rin po, hinihingi ko po ang inyong pangunawa at kapatawaran. Lalong-lalo na sa aking mga kapitbahay na masyadong nasaktan ng aking kayabangan, hinihingi ko po ang inyong pangunawa at kapatawaran. Alam po ninyo na ang tanging layunin ko ay makatulong sa ating mahihirap na kababayan at sa ating lipunan na nasadlak sa bingit ng kamatayan na idinulot ng epidemyang COVID-19. Maraming salamat po. Francis Leo Marcos. Yun guys, napanood natin yung video. Tsaka yung sulat niya guys. Nakikiusap ito si Francis Leo Marcos na sana maintindihan ninyo ang kanyang hangarin na ang balak nga lang niya ay makatulong sa mga mahihirap at hindi naman talaga kung ano pang bagay. No? So guys, kayo na pong bahalang humusga sa kanya at nasa kulungan pa siya ngayon. Antayin na lang natin ang susunod na mga news tungkol sa kanya. At wala pa tayong further updates hanggang ngayon. So, guys, hanggang sa susunod na video, huwag nyo kalimutan subscribe, i-comment, i-share ang ating mga videos. Thank you, guys.